Pagdama ng fall armyworms sa mga maisan, isa sa mga pangunahing problema ng mga magsasaka sa Pangasinan. Paggamit ng biocontrol agents, makatutulong para mapuksa ang harabas ayon sa Department of Agriculture. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nasa vegetative stage na ang mga tanim na mais ni Mang Zaldi mula sa Santa Barbara, Pangasinan. 2 hanggang 3 beses kada araw niya itong pinapasyalan. Noong nakaraang linggo kasi, ilan sa kanyang tanim na mais, tinamaan na ng fall army worm o pesting harabas. Kung hindi maagapan, malaki ang magiging danyos ito sa kanyang taniman. Perwisyo din. Kasi? Kasi yung iba pinapatay yung mga mais. Numero unong problema ng nasa may 30,000 magsasaka sa Pangasinan ang pagtama ng fall armyworm sa mga maisan. Nasa 35,000 hectares ang taniman ng mais sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa OPAG, kilala ang probinsya ng Pangasinan na corn producer sa buong bansa. Taong 2022, nasa 10% ng maisan sa Pangasinan ang naapektuhan ng fall armyworm. Simula nung unang manalasa ang fall armyworm sa bansa noong 2019, hindi na tumigil ang Department of Agriculture para mapuksa ang peste. Hindi man matindi ang pinsala sa rehiyon, nais ng kagawaran na habang maaga ay masolusyon ng problema, lalo pat isa sa pinakamalaking corn producer ang rehiyon sa bansa. Sa kada ektaryang maisan, umaabot sa 5 to 7 metric tons ang napoproduce na mais. Bilang bahagi ng programa ng DA, itinuturo sa mga magsasaka ang paggamit ng biocontrol agent o environment-friendly approach, gaya ng paggamit ng cultured insect, nuclear polyhedrosis virus at fungus. Meron tayo dyan production ng biocontrol agent dito sa ILDRCPC. Ito yung sineshare natin sa ating corn farmers para ma-control ang pagdami ng FAW sa ating maisan. Suporta mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ang nais ng Department of Agriculture para mapalawak at mapabilis ang produksyon ng biocontrol agents na magagamit ng mga magsasaka sa pagpuksa ng fall army worms. Mula sa GMA Regional TV 1 North, Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.